Dami mong fan. Dami mong fan. Hindi kasi isang magandang ano yan eh, magandang. Magandang sentence ano yan. Hindi ko maintindihan kung paano ako magsisimula. Maganda nga po sa inyo na ako. Naku po ang aking blouse. Kaya na. Wala interruption please pagsasalita. Wala na interruption na please. Ako, hindi ko pa nararamdaman. Ako ay may karamdamang nararamdaman. Pero, meron isang nag-anul sa akin, nag-ano, na uminom ng ganito. Yung sa akin para lumakas, dahil napapagod tayo, matanda na. Oh. Ngayon, sa pag-inom ko, nararamdaman kong ako ay maayos, nasigla. Tapos, para ba sigurong wala pa akong nararamdaman dito sa aking breast. Na sa pag-inom ko, eh, parang lumabas, lumaki. Talagang bato, di ba? Bato talaga. Hindi lang bato. Lumaki talaga, sobra. Lumaki ito na mapulang-pulang, matigas. Kahit ipuin mo, hindi ko, wala akong nararamdaman. Wala akong nararamdaman. Malaki. Di sinabi ko na sa amo ko, na ito mo yun, okay, kumusta ko. Sinabi lang ako sa amo ko, hindi ako kala. Ay, bakit? Pinakita ko itong aking ano, Didi. Tapos edi ano, tiningnan na. Sabi, ngayon din pupunta tayo sa ospital. Dinala ko sa ospital. Sa ano, sa Evangelismos. Tapos inano ko sa Alexandra. Sabi sa ano, ano bang iniinom mo? Anong nilalagay mo? Sabi ko, herba lang. Wala akong sinabing ano, basta herba lang iniinom ko. Ah. Tapos edi, yan, sabi, pupunta na ako sa Apokratyo, ospital at yung ultrasound. Hindi, operahin na. Operahin na daw ako. Talagang grabe na. Pero yun, nung pinabukasan, hindi ako doon dinala. Doon ako dinala sa private, sa Palero. Mga specialist ng doktor yun. Tinignan nila, pinicturan. Ang sabi nila, tumor. Tumor daw yan. Di ngayon. Tinanong sa akin kung ano daw itinitake ko. Sabi ko, sabi ko, herbal, C24 ko na rin. Oo, naririnig daw niya. Igan, sa Amerika siya nag-master. Yun. Pero hindi ko sinasabing dire-diretso pa rin ako basta yun ang ginanap ko. Hanggang sa ako'y ginamot. Mm. Pero diretso pa rin itong aking. Sabi ng upline ko, idiretso mo yan. Kahit pa ikaw ay iniinom na gamot ko, unahin mo itong C24. Yan. Talagang ginagawa ko yan, therapy. Talagang itong ano ko, kung anong nasa picture na breast cancer, anong ganun yun, anong kalaki, kung anong sugat. Sugat na sugat talaga yun. But ginawa ko itong anim na capsule. Umaga, tanghali, hapon, dalawa ng dalawa yan. Anim. Ako user na din ako. User. Tapos member na rin ako. Kahit ako'y may sakit, kumikita. Kumikita pa rin ako. Talagang, ano, may tatawag sa akin, may mga pinagbebentahan ko. Tapos, iaano ko na lang sa upline ko. Yun, sabi ko, salamat sa Diyos. Kahit ako'y may sakit, kumikita na lang ako, may kita ako. Nakakatulong pa. Diretso yan, diretso sa pag-inom ko yan. Sa palimang therapy ko, na limang linggo na therapy, napansin ko talaga gabi, umaga. Talagang nilalanggas ko ito, katulong ko yung anak ko. Sugat, pag tinanggal ko yung caster, dugo talaga. Tapos ito, ngayon, nung mapansin ko, anim na linggo therapy, napansin ko wala na, hindi ko na nilalagyan ng plaster. Parang na dry. Dry na. At lumiit. Sobrang liit na. No, tingnan mo, praise God. Normal, nawala. Mm. Nagtaka ang doktor. Dahil hindi na nakalain. Hindi ko alam yung stage ko. Hindi mo naman alam. Hindi ko alam kung anong karamdaman ko. Hindi nila sinasabi sa akin. Nalaman ko nung ililipat na ako sa ibang hospital, may history ang ginawa ang doktor para maipasa doon. Na hindi naman ako marunong ang magbasa. Ang Greek, pinabasa ko sa ano, talagang tatak sila yung Greek na yon. Talagang delikado ko. Yung palang aking ano, aabot na breast sa cancer. Third stage na. At papasok na sa court. At, lalab,
na sa atay. Nagbitas na sa, may pasta size na sa atay. Inaabot na sa atay. At may ano pa ako sa ano, sa baga. May kakomplikasyon sa baga. Hindi ako inoperahan. Talagang diretso ang inom ko nito. Diretso pa rin ang therapy ko. Hanggang sa ngayon, diretso pa rin ang aking pag-inom nito. Kahit yung sa mga Pilipinas na ano. Ako ang kanilang ginagawang example. Kahit ang amo ko, may sakit ngayon. Inano ko nito, nagtitake siya. Na praise God. Oo. Oh. Kaya yung isang kaibigan ni, ano, kaibigan ng amo na nasa London. Ay baka makuha na ito ng SBCO. Ah, tingnan mo. Kaya napakagaling talaga ng C24. At hindi lang C24. Mayroon pa. Mayroon pa. Yung anak ko, Kidi. Oo, yun. Sa bata rin. Yung anak ko, siya ay napaka nasabay yung choco dyan. Yung anak ko, hindi na kilala nila. Meron. Nasa tabi lang sila, hindi siya nakikipag-usap. Talagang mahiya siya. Nung pasimula akong painumin ko siya ng choco, dapat talagang siya isa-isa para sa mga bata. Gusto mong, you don't mind yung kung tanggalin mo. Ipakita mo, sabi mo na nagkikimo ka, yan ang... Nagkikimo ko, ito. Yan, yan siya. Wala na akong buhok. Yan. O, tingnan mo siya. Ito. Pero, ang lakas pa rin ang loob ko. Oo. Ito, inano lang ang amo ko talaga. Binila nila ako, pinasaya nila ako. Dahil ang aking buhay, may tanim na pala. Oo. Hindi na alam. Hindi ko alam. Kaya nga, salamat sa Diyos. Salamat. Hindi ko alam kung may tanim ang buhay ko. Tuwing ako nagsiterapy. Tawag ako sa Pilipinas. May pumakin akong tunay na pamamadre siya. Sabi ko, pipipray nila ako. Tuwing na lang ako magtiterapy, text ako sa nanay, sa lahat ng community. Tine-text ko sila. Nag-pipray over ako. Kaya salamat din ito sa C24. Napakalaki ng tulong. Malakas siya maliit ilang taon. Malakas ako. Dapat ako nagsusuka. Totoo yan. Wala siyang suka. Kasi pag may kinikemo ka. Pagkain, ganado, tuwing ako. Pagkatapos ko ng therapy, tulog ako, tulog. Hindi ko alam kung mga anong sinasaksak sa akin. Kung ilan yun. Madami, may walo. Pagising ko, diretso na ako sa ano, sa toilet, iihi. Tapos gutom na gutom ako. Tsaka ako'y masigla. Yun, awa ng Diyos. Hindi ko talaga itinitin. Kaya maraming nabibilib sa akin na bumibili sila ng ganito. Ako laging hinahanap nila magpapatotoo. Kasi nga ano, nakita nila sa iyo. Sabi ng amo ko, ako'y example nila. Kahit ng kaibigan daw ng amo ko, example ako. Sabi ko sa amo ko, hindi maniniwala. Bibigyan kita ng ganito. Ito ang katulong sa pagpapagaling sa akin. Ating prayers, huwag mumalay. Walang divine mercy. At saka ang prayers, mahalabirin. Sa buong mundo, walang hindi nagpipray sa akin. Hindi ko sinabi ko kay worldwide. Maraming kaibigan o ano. Talagang hindi ako nahiya. Pinupost ko sa Facebook. Nagpapapicture ako sa aking kasama. Nagpapapicture talaga ako. Kita nila kung anong picture ako. Pero ako, kasi marami kang masaya ako. Dyan. Namanas pa niya yung mata, yung kanyang mukha, no? Nagmanas pa. Grabe, ngayon, tingnan mo ang ganda. Pero, ano mo ba na? More power pa, more blessings pa ang ibibigay sa iyo ni Lord. Kasi marami kang mahihikayat na tao. Marami kang mai-evangelize na may mga may sakit. Isang buhay na patutuo ka talaga. Si Eric, kaya praise God. Salamat din sa M Global. Ayun. Salamat sa M Global. Kahit sa Pilipinas, inano ko yung aking kapatid. Noon hindi sila naniniwala, meron daw silang ibang product. Ngayon, umu-order siya sa ipag ko. Tingnan mo. I-post mo yan sa'yo. Laging ako ang inaano nila. Inahalimbawa. Dahil kita talaga nila, lalo ng amo ko. Kita-kita nila. Kung gaano katigas. Kung gaano kataas. Pareho po yun. Isa lang. Matagal yan. Ngayon, okay. Pero diretso pa sa therapy ko. Kasi ang cancer na... Lagay mo na yung buhok mo ngayon. Ano lang ngayon po, Tita? Okay na po yung ano nyo. Okay na, tuloy na. At saka wala na siya. Ano na siya, yung kanyang kwan ay as 100% cancer-free siya. Yun ang pinaka... Iyan na siya ngayon. Mahaba na ang kanyang buhok. Kaya palakpakan natin. Mabuhay! At saka ang ganda na ako, sister. Totoo.
talaga. Talaga iyan ang power ng Panginoon. Ginamit ang Imglobal para sa kalusugan ng bawat isa. Kasi maliit pa ang anak niya eh. Si sa Mariana Sara, kung makita niyo, sus, basta may pananalig tayo sa Panginoon, walang imposible. Salamat, Sister Lynn. Salamat. God bless. Puro yan mga ikona, divine mercy. Noong una, wala talaga akong ginagawa. Isang buwat ka natin talagang kain, tulog lang. Ang ano ko, nasaan na ako, 10th floor, dinadala niya ako ng pagkain ng tataas. Tsaka napakaswerte mo sa amin. Lahat. Doon siya. Pagpapalain. Lahat. Mga sasarap na pagkain. Oo. Trabahador lang ha, empleyado. Trabahador lang, empleyado na yun.